Magandang araw sa ating lahat. Narito tayo upang i-unbox itong ating nabiling MIG welding machine sa Lazada noong 11-11. Ano? So, tara, buksan natin. Powerhouse din, no? So, pero pag bumili kayo niyan, pag ano, ito lang talaga ang inyo makikita, no? So, Powerhouse MX MigTech. Ano, ito ay Mig Flux cord welding machine 200. So, yan. Yung kanyang rated voltage 220, rated maximum input 3 kVA, usable wire diameter from 0.6 to 0.9 millimeter. Yung kanyang current range ay 30 to 200 amps. Yung kanyang measurement, itong ano niya, is 410 by 235 by 275 millimeter. Walang nakalagay na ano na weight in kilogram. Pero ito ay medyo ano, magaan lang siya ano. Yeah, so may pre na welding mask. No, so welding mask. Yan. Medyo malambot lang, pero okay na ito. Pero ito ang ito sa loob, may kasama din ito na yung welding mask, yung color black. Ito yung manual, user manual. Ito yung sinasabi ko kanina na welding mask. Tapos nasa loob yung napin natin yung lens. O, ito yung lens, hindi nakabalot. Ano? Dapat ito ay nakabalot. Para nakalagay kasi siya dito, matanggal siguro. Ano? Yan. So, pero pag ginagamit ko ito, huwag niyong igaganyan na ano yan. Na. Tapos ito yung kanyang handle. Yan. So, i-assemble natin ito pag ano. Ito ay yung steel brush. Ano? Steel brush. Ito yung prina flux wire. Itong flux cord wire. Ang kanyang size in millimeter ay 0.8. Yung kanyang weight, net weight is 0.45 kilogram. Free ito dito sa ating MIG welding machine. Yan. So, ito ang kanyang ito ang MIG. Yan. So, magaan lang, ano? So, wala pa itong 4 na kilo. Tingnan mo naman. Ang gaan. Yan. So, more than 1 foot yung kanyang ano la haba, yung kanyang lapad parang nasa 6 ano 6 inches. Ito yung ating cord, nandito yung ating switch, power switch. Ito ang ating ground clamp. Oh, more than 1 meter, siguro mga 1.5. Mga 1.5 meter ito ano. Oh, more or less 1.5. Yung kanyang gun, MIG gun, ito medyo mas mahaba sa ating ground. Yan.
medyo mas mahaba sa ating ground. Mas mahaba sa ground. Yan, na ito ang dito nilalagay ang flux wire. May spring ito, hinay-hinay lang pag binuksan baka tumalsik. Etong part na ito may spring yan. Ito yung tensioner. Ito yung quick wire feeding. Ano? Kung ayaw nyo, kung gusto nyo mabilis yung paglabas ng wire dito sa gun, ito ang gagamitin nyo. Ano? Binubuksan siya paatras. No? Karamihan naman baga sa trade ay binubuksan talaga paatras. Yan. Tapos dito, paglagay nyo ng wire, ng flux wire, isushoot nyo yan dyan. Ano? Hindi ko na kayo turuan ng magshoot kasi magagaling naman kayo dyan eh. Yan. Tapos later ko na ito ilalagay yung wire. Yan. So, dito sa harap, pag tiningnan nyo itong harap, yung kanyang timpla is yung thickness. Ano, yung thickness. Mayroon dito, ano yan, thickness from 0.5 to 4.0 millimeter. O yan, may naka-indicate dyan na thickness nung iyong wini-weld. Yan, from 0.5 to 4. No. Pwede natin itong testingin kung gumagana ito. Pero yung mismong flux wire, hindi ko pa nai-install. I-test lang natin kung gumagana siya. Ano? Yan, testingin natin. Ayan. So, malakas ang ano niya, exhaust fan. So, siguradong hindi iinit. So, pag naka-power on, may light indicator yan. Pag kiniklik ko itong gun, yan. Yan, mig gun. Pag kiniklik ko yan, yung part na yan, umiikot yan. No. Oh, siya yung nagdadala ng ating wire, yung flux cord wire, palabas dito sa ating mig gun. Oh, habang yan ay pinipihit ko itong ano, itong switch, umiikot din ito. Pag may mayroon na itong ano, pag may mayroon na diyan, nakalagay na diyan yung flux cord wire, nahahatak yan ito ano, pag kasi itong ito may roller diyan sa loob. Yan, umiikot yan ano, kung nakikita niyo. Ano, umiikot yan. Siguro sa susunod, ite-test natin siya.